Welcome to Noel PTV at ngayong hapon pag-uusapan natin kung ano ba ang dapat gawin kung meron tayong nararamdaman na kakaiba. Halimbawa, pagising mo sa umaga, mabigat ang pakiramdam para at wala kang energy, wala kang lakas para bumangon. At ikaw ay parang tinatamad o nawawala ng gana o walang vision para sa araw na iyong gagawin. So, ito ay tinatawag na kalungkutan minsan. Yung iba na pagkakamalan nila ito na depression. Pero ang kalungkutan ay mas pamilyar o common, no? Hindi lang tayo nag-iisa na nakakaranas nito. At huwag natin tawaging depression agad ang kalungkutan na ating nararamdaman. Sa dami ng ating mga nararanasang pagsubok at kahirapan sa buhay sa ngayon, ang kalungkutan ay isa lamang normal na emosyon na pinagdadaanan ng bawat isa. Ang problema kung ang kalungkutan ay nagiging sagabal sa ating paggawa sa araw-araw. Yun na nga yung sinabi ko, pagising mo pa lang sa umaga, parang mayroon ka ng nakaambang makapal na tawag dito clouds overhead, parang babagyo ang pakiramdam mo at hindi ka makagalaw. So paano natin ito lalabanan o paano tatanggapin na ito ay normal na reaction sa mga pagsubok na nararanasan natin? So kailangan alam natin ang ating mga sarili. Ito yung unang-unang paraan ng pagiging isang balanseng tao. So ibig sabihin, alam mo yung mga kalakasan mo, kahinaan mo, bakit ganito yung pakiramdam ko? Sa aking sariling karanasan, kadalasan kapag isang linggo na ako nagtatrabaho, so mula Lunes hanggang Linggo at walang pahinga, sa susunod na linggo sigurado ako na may mabigat akong pakiramdam. At kadalasan ito ay sa Lunes. Kasi usually, o kadalasan, ang Sabado at Linggo ay ginawa para sa ating pagpapahinga. Pero sa aking gawain, sa clinics ko sa San Fernando, La Union at Urdaneta, Pangasinan, kadalasan, ang Sabado at Linggo, ang pinakamabigat ang patient load o karamihan ng aking mga treatment sa pasyente ay libre kapag weekend. Kaya nga pagdating ng Lunes, wala na akong enerhiya o lakas o motibasyon na ipagpatuloy ang gawain. Kaya nga kung naipunan na ako, magde-day off na ako ng Lunes. May mga pag-aaral na ang Lunes ang pinakamaraming ay ang araw na may pinakamaraming naaatake sa puso. Kasi dahil naghahabol tayo sa oras sa Lunes at parang biglang taas nung kabog ng puso natin upang magawa ang lahat ng gawain. Kaya nga kailangan na matutunan natin na mag dahan-dahan, slow down. At kailangan meron tayong purpose o dahilan, na yung vision, ano ba yung gusto natin na magawa at marating sa araw na ito. Mahirap kapag masyadong mahaba yung ating mga goal setting, yung mga long-term goals, yung taon o buwan. Kailangan araw-araw may mga short-term goals, so daily goals. Ano ba ang kailangan ko? May mga speakers, motivation speakers sa YouTube, no? Pati sa ibang social media, na nagsasabi na nagsisimula ang araw mula pagising natin kung paano natin aayusin yung ating higaan. So ano bang unang-unang ginagawa natin pagkagising? Di ba kadalasan tatakbo sa banyo o sa CR upang umihi? Tapos iinom ng tubig o magmumumog, magkakape o anuman yung mainit na inumin natin. Kailangan daw pagkabangon, ayusin kaagad yung higaan. So ito yung unang goal natin sa araw. Pag naiayos ang ating higaan, ibig sabihin, handa tayo na mag-set ulit ng goals para sa araw at ma-achieve natin ito.
So sa mga short-term goals natin, kailangan achievable at saka specific. Nagagawa natin na mayroong oras, may time time bound. So hindi pwedeng sabihin mo at tatapusin ko lahat ng trabaho ko. Oh, vague yun, hindi yun malinaw. So kailangan kung mayroon kang limang sulat na o report na gagawin, isa-isahin mo yon. So alin ang unang report na tatapusin mo sa unang oras, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-limang oras sa iyong araw. So marami pang ibang mga estratehiya o maaari nating gawin upang malabanan yung kalungkutan, no? At isa pa na ginagawa ko sa araw-araw, bago pa man ako magsimula sa aking mga trabaho sa clinic, kailangan maglakad muna ako ng isang oras. Kung walang quarantine restriction, naglalakad ako sa Baywalk sa Poro Point San Fernando, La Union. Kung minsan medyo late na o maaraw na, mainit na, so sunog ka na. So kailangan mga alas 6, no? So depende sa oras ninyo. So 6 to 7 yung best para sa akin. So maglalakad ako, dala-dala ko yung cellphone ko at saka headphone para naka-YouTube music ako at nakikinig ng upbeat music o kung depende sa mood ko at naglalakad. Kung may kasama man ako, ganun pa din, hindi kami nagsasalita gaano, naglalakad lang. So ang tinuturuan natin yung ating katawan at isipan na yung oras na ito ay nakatutok para sa aking sarili. So walang ibang alalahanin. So huwag muna kayong magplano para sa araw nyo. Pakiramdaman ninyo yung galaw ng katawan nyo, yung ano yung masakit, alin yung komportable, may mahigpit ba na kalamnan o kasukasuan, masakit bang ulo, likod, nakakuma ka ba yung faulty posture na habitual sa atin, i-correct natin habang naglalakad. At isipin mo na naglalakad ka lang at inaayos mo yung spine, yung ulo at pati paghinga. Yun yung pinakauna. So mayroong pag-aaral din na ginawa na may dalawang bagay na tumutulong para malabanan o parang maiayos, maisa lugar yung sadness o yung kalungkutan. At isa ito ay yung movement, galaw, maglakad-lakad, at saka yung sinag ng araw, so sunlight. So yun yung dalawa na pwede nating gawin. So pagkatapos ng isang oras ng paglalakad, nagiging maayos ang pag-ikot ng enerhiya, yung chi sa ating katawan, at ang blood circulation sa mga kalamnan, kasukasuan, pati sa ating spine, sa likod, at sa ating utak, sa ating brain. At mag-improve yung paano natin titingnan yung perspektibo or perspective natin sa araw na yon. So pagkatapos ng isang oras ng paglalakad, so mag-shower at papasok, o pwedeng mag-breakfast din bago pumasok, o pwedeng mag-breakfast sa trabaho. At sisimulan na yung trabaho. So pagdating naman ng alas 12, mananghalian ka. So hindi kailangan magmerienda kung full yung breakfast mo. At yung lunch break mo, hindi lamang pagkain ang dapat natutukan mo. So pwede mong mag-unat o stretching yung likod mo, pwede mong ihiga o iupo, iidlip ng 5 minutes hanggang 15 minutes na power nap. At may mga pag-aaral na yung mga nagpa-power nap sa lunch break ay mas may malinaw na kaisipan upang gawin yung mga gawain sa trabaho sa maghapon. At paghapon na, huwag kayong mag-overtime. So kailangan mayroong balanse ang buhay sa trabaho at buhay sa personal o sa bahay. Kailangan umuwi at kailangan mayroon ka ulit gagawin na hindi akma o hindi related sa iyong trabaho. So pwede kang mag-boxing, mag-plantito, plantita o mag-alaga ng mga hayop, o kung gusto mo, maglakad ka ulit. Pero ang importante, meron kang gagawin bago magsimula ang trabaho at sa lunch break mo at pagkatapos ng trabaho. Ayan. So sana may napulot kayong mga estratehiya o techniques upang malabanan yung pakiramdam natin na
medyo mababa yung enerhiya o nalulungkot tayo o na-overwork tayo o parang ano yun, overfatigue dahil sa trabaho natin sa buong linggo. So, at huwag kalilimutan, isa pang napakahalagang bahagi ng ating emosyonal na kalusugan ay ang ating pananampalataya o yung faith, anuman ang iyong relihiyon o kung wala man ito, ay magkaroon ka ng panahon para magmuni-muni kung ikaw ay Kristiyano, magdasal o mag-meditate ka o mag-breathing work ka. So, breathing in, inhale, exhale, pwede rin yoga o kahit anumang paraan para matutukan ang emosyonal na kalusugan. At kaya nga, salamat sa iyong panunood at panalangin ko na magkaroon tayo lahat ng motivasyon at enerhiya para magawa at ma-achieve ang ating mga goals sa buhay. Salamat po!